Hey there, Ethical Nation. Once again, this is Carl Serrano. So today's question comes from Reina. Ang tanong niya, paano po ba maiiwasan ang pagsisisi? I mean, paano po i-handle kasi alam naman po natin na every second na di na maibabalik. So yung past daw. Paano nyo ba binabago yung mindset? So ano yung may sasagot ko dito kay Reina? So i-chap-chapin ulit natin yung tanong niya para at least maging clarified sa inyo. Okay, yung magiging sagot ko. So sabi niya, unang part pala ng tanong niya, paano po ba maiiwasan ang pagsisisi? Okay, pagsisisi. So unang-una sa lahat, hindi siya naiiwasan. Okay, every now and then, may mga thoughts na pumapasok sa isip natin na hindi maganda. Lalo na, nakadepende kasi yun kung paano natin prenogram or paano na program yung utak natin. So kung palaging iniisip natin is about negative things, yun at yun yung binibigay ng utak natin sa atin by default. Okay, automatically. Kasi ganun natin prenogram yung utak natin. Mas madami tayong nare-receive ng mga negative thoughts. Pero yung thoughts kasi, para siyang ulap. Okay, imagine mo na lang na para siyang ulap. Yung ulap, it comes and it goes. Okay? It comes and it goes. Makikita mo siya minsan, nandiyan siya sa langit, minsan naman, wala. Okay? Hindi siya nag-stay dyan. Okay, ganun yung thoughts natin. May mga pumapasok na lang. Ang difference lang, pagdating sa thoughts natin, tayo yung pumipili kung alin yung i-entertain natin. Okay? Di ba kagaya nung sinabi ko yung ulap? It comes and it goes. Pagdating ng ulap, pag hindi mo pinansin, mawawala yan. Kasi gumagalaw yan, mawawala yan talaga. So, pagdating naman sa thoughts natin, dadating yung thoughts, tapos it's up to us kung i-entertain ba natin yun or hayaan lang natin lumampas. So dito sa problem ni Reina is ina-entertain niya yung thought na yun, which is yung pagsisisi. Okay? Pag in-entertain niya yung thoughts na yun, doon na napasok yung pagsisisi, nagpapasok na yung kung ano-ano, mga negative thoughts na sana hindi ko ito ginawa, bakit kasi ginawa ko yun, ito yung pagkakamali ko, sana hindi ganito, ganyan, kung ginawa ko lang sana yung tama. So kung ano-ano na yung mga hindi magaganda pumapasok sa isip natin, which is hindi nakakatulong sa atin. Ang masaklap, yun pa yung mas lalong nagpapalala ng problema natin. Second part ng tanong niya, paano po i-handle? Kasi alam naman po natin na every second di na maibabalik. Yun yung point eh. Actually, yun na yung sagot doon sa tanong niya. Hindi na natin maibabalik yun. Okay? Hindi na natin maibabalik, hindi na natin maitatama. I mean, hindi na natin mamabalikan yung ginawa natin in the past. Pero pwede natin maitama kung ano yung gagawin natin today para maging mas maganda yung kinabukasan. Okay, wala na tayong magagawa doon. Nangyari na, nagkamali na tayo. Just take it as a valuable lesson. The next time, na every time nare-remind ka ng pagkakamali na yun, which is yung pagpinagsisisihan mo kung ano man yung bagay na yun, every time na nare-remind ka ng pagkakamali na yun, dapat yun yung magiging reminder mo na next time hindi na yun mauulit. Okay, I learned. Okay, yun lang yung dapat yung papasok. Hindi mo nasasabi na sana ganito yung ginawa ko, sana kang ganyan yung ginawa ko. Hindi na dapat ganun yung maging reaction mo kasi wala na eh. Nangyari na, tapos na, move on na tayo, best. Okay? So, pag dumating yung thought ng pagsisisi sa'yo, yun na lang isipin mo, natuto ako. Okay, natuto ako. This time, hindi na mauulit yung pagkakamali na yun. So, yun yung makakatulong sa atin. Kasi every time, nagiging reminder, hindi na siya negative feeling ng pagsisisi. Nagiging reminder na lang siya. Okay, hindi ko na uulitin yung pagkakamali na yon. Okay? Then, dun sa last part ng tanong ni Reina, paano nyo binabago ang mindset? Okay, paano ko daw binago yung mindset ko? Kasi dumaan din naman ako sa ganyan. Hindi naman ako pinanganak na positive yung iniisip ko. Puro positive lang ako nakafocus. Hindi naman ako ganun eh. Sa totoo lang, bilang sa personality na tulad ko, mas marami akong negative na naiisip. What can go wrong? Yung mga ganun yung iniisip ko. Baka ganito yung mangyari. Diba, fear of future naman yung sa akin, hindi fear of past. So, fear of future yung sa akin. Baka ganito yung mangyari. Baka magkamali ako. Ganito, ganyan. So, ganun ako. Okay, naiintindihan ko tong si Reina. So, yung last part ng tanong niya, paano nyo binago yung mindset? Practice. Okay? Sabi nga nung dating idol ko, perfect practice makes perfect. Okay? So, ano ibig sabihin ng perfect practice? Okay, hindi practice makes perfect lang, hindi yun. Perfect practice makes perfect. Ano ibig sabihin nun? Consistency. Consistent practice. Okay, every day pina-practice mo 'yung sarili mo. Kung every day pumapasok sa 'yung thought ng pagsisisi, iniisip mo sana 'di ko na ginawa 'yun, sana kung ganito lang sana, babaguhin mo lang 'yung reaction mo into okay, natuto ako. Pass, move on. Natuto ako, hindi na mauulit 'yung pagkakamali na 'yun. Ganun. Ganun 'yung magiging reaction mo every time. So every time na papasok 'yung thought na 'yun, nagiging positive na siya. Hindi na siya negative. Hindi ka na nakakaramdam ng negativity kasi iba na 'yung reaction mo eh. Diba? Okay, natuto ako. Next time, hindi na maulit yon. Hindi ko na ulitin yung pagkakamali na yun.
every time na papasok siya, okay, yun yung lesson na natutunan ko, hindi na maulit yung pagkakamali na yun. So, paano mo yun? Nagiging positive reinforcement na siya, practice lang. Hindi, wag mo i-expect na, porket na panood mo itong video na ito, magiging positive ka na sa lahat ng sitwasyon or yung bawat negative thoughts na papasok sa'yo, magiging positive na, hindi ganun nag-work yun. Okay, practice. Okay, perfect practice makes perfect. Hindi lalaki yung katawan natin, for example, sa gym, na isang araw ka lang nagbuhat, tapos wala na. Okay, kailangan consistent every single day. So, I hope nasagot ko yung tanong ni Reyna, and kung ganun rin yung mga katanungan nyo, I hope na marami kayong natutunan dito sa video na ito. And feel free to like and comment nyo dyan sa ibaba kung ano yung thoughts nyo tungkol dito sa sinabi ko. May mali ba akong sinabi or may gusto kayong idagdag? Pwede nyo i-comment dyan sa ibaba and i-mention nyo rin itong video na to kung sa Facebook nyo pinapanood. Mention nyo yung mga friends nyo, teammates nyo nakaka-experience sa same problem. Alam mo yung binabalik-balikan yung past, hindi maka-move on. Or ano, kung may mga kakilala ka na ganun, tulungan mo sila sa pamamagitan ng pag-share and pag-mention sa video na ito. Okay? Kung may mga katanungan ka, just send me an email or mag-message ka sa akin, mag-private message ka sa akin. Ilagay mo lang yung hashtag itanong mo kay Serrano para at least alam ko na gusto mong ma-video. Okay? Gusto mong maging ganitong video yung itatanong mo sa akin. Okay? So, once again, this is Carl Serrano. Live, love, and learn. You are all born for greatness. So, see you next time. Maraming salamat sa panonood mo ng mga videos ko. Kung sa Facebook mo to pinapanood, make sure i-like mo yung Facebook page ko and i-click mo yung see first. And kung sakali man na sa YouTube mo pinapanood itong aking video, make sure na mag-subscribe ka and i-click mo yung notification bell nang makakuha ka ng mga notification kung sakasakali na may mga panibago akong videos para ikaw yung unang makakaalam. So once again, thank you sa panonood mo and see you!